mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit
niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi o mehep. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyag ay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy, nilalapitan siya ng aso at dinadilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong
papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiyopon lahat. Napakaganda po ng ating pagbasa, mga kapatid. Ito pinapapakita po sa atin sa kwentong ito, no? Ang isang mayaman at ang isang mahirap, no? Ang langit at ang impyerno, ha? Ang salat at ang abonda sa lahat, no? Ang pagwawalang bahala o hindi pagtulong sa iba at ang pagkakaroon, no, ng puso na handang tumugon para sa iba. Ito ang panawagan sa atin, mga kapatid, no? Tayo ay magiging tunay na Kristiyano kung meron tayong puso tulad ni Kristo, no? Hindi namimili ng kung sino lang ang mabuti sa atin, no? Kahit kasi ang Diyos, pag siya ay nagbibigay ng ulan, hindi niya lang pinapaulan sa mga mabubuti, maging sa mga masasama, no? Kung siguro ang Diyos tulad natin, namimili lang kung sino mabait sa atin, malalaman natin kung sino ang makasalanan sa atin. Hala, hindi inulan ang bahay nila, makasalanan siya. Ha? Pero ang Diyos, pag nagbibigay ng biyaya, wala siyang pinipili. Ha? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi namimili kung sino lang ang mabait. Ito ay kanyang ibinibigay para sa lahat. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang sarili, hindi lang para sa mga mababait, lalo't higit para sa mga makasalanan, para sila ay magkaroon ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Magkaroon sila, no, ng muling pagbabalik sa Diyos. Kaya mga kapatid, dito sa kwentong ito, makikita natin, ang mayamang tao ay walang pangalan. Pero ang mahirap na tao, ang pangalan niya ay Lazaro. Bakit kaya sa tingin ninyo walang pangalan yung mayaman na yon? Kasi posible ang mayaman na yon ay ikaw at ako. Hindi masama ang magkaroon ng yaman o maging mayaman. Ang masama kung ang puso mo ay nandoon sa iyong kayamanan. Na ikaw ay nabubulagan na. Kaya nga sinabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ay hindi nasisiguro sa dami ng iyong yaman. Tingnan mo, nung nagka-COVID, di ba? No? Walang silbi ang pera. No? Pagdating sa ospital, lahat pantay-pantay. No? Walang mahirap, walang mayaman. No? Doon sa lugar namin, doon sa Mindanao, kalimitan sa mga nagkakasakit o na-admit dahil sa COVID, yung mayayaman, yung laging naka-aircon sa bahay. No, ako'y na-assign that time sa Santo Niño de Tondo, no? Marami po doong mga natutulog lang sa gilid ng simbahan. Wala silang bahay. Paminsan wala pa mga damit ang kanilang mga anak. Pero bihira sa kanila ang nagka-COVID. Ha? Di ba? Paminsan pa, pag meron kami binibless kasi naka-earn na siya, no? Nakalagay na siya sa garapon. No? Paminsan tinatanong namin kasi kakilala namin, tumutulong sa simbahan. Talaga bang namatay ito sa COVID? Sabi, hindi, Father. Sabi kasi ng doktor, ilagay na lang COVID para free ang lahat. May libre ka pang isang sakong bigas. O, di ba? Libre na sa ospital, may isang sakong bigas, libre ka pa sa libingan sa sementeryo. O, sabi ng doktor, para wala nang bayad, wala naman kayong pangbayad. Lagay na lang natin COVID, cause of death. Ha? Di ba? Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay natin, hindi masama na magkaroon ng pera. Dahil ito ay bigay din ng Diyos. Pero pag ang pera na yan ay nagiging una sa lahat, ito ang masama kasi ikaw ay nabubulagan na. Pag nakita mo iyong kapitbahay o ang iyong, tawag nito,
kaibigan o di kaya mga tao nakita mo dyan sa kalsada, nangangailangan, no? O palagay lang natin nagkukunwaring naglilimos pero kita mo naman talagang hindi pa kumakain, no? Pagpipikit ka lang, no? Darating ang araw, ikaw itong magiging mayaman, no? Tatanungin ka ng Diyos, no? Isiseparate ka dito sa mga tupa o dito sa mga kambing, ha? Kaya sabi ni Kristo, yung mga tupa, yun yung mga tao, no? Na ang puso nila ay mahabagin, no? Ang kanilang puso ay naniniwala at nananalig sa Panginoon. Hindi sa tao, hindi sa yaman, o anumang bagay ang meron sa mundo. Kundi ang puso niya ay laging nakatuon sa Panginoon, kay Kristo. Hindi sa kayamanan, no? Kasi pag ang puso natin ay nakatuon kay Kristo, kahit anong mangyari sa mundo, hindi ka matatakot. Kahit ano pang mangyari sa buhay mo, kahit gaano pa kabigat ng problemang darating sa iyo, hindi ka maaapektuhan. Kahit ang kamatayan ay hindi kayang ihiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Pero pag ang puso mo, no, ay nasa kayamanan, no, nasa yung affection sa pamilya, kung ang puso mo nasa jowa mo, ha, nasa pag-aaral mo, o anumang bagay sa mundo, no? Pag dumating yung problema, dahil ang puso mo ay wala kay Kristo, no? Madali kayo kagad sabihin, ayaw ko na, tapusin ko na ang lahat, ha? Wala nang pag-asa, no? Ganito ang mga taong hindi tunay nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Kaya ito ang paalala sa atin, mga kapatid, dito sa pagbasang ito. Darating ang araw, meron pong pagsusulit tayong haharapin. Sana sa pagsusulit na ito, tulad ni Lazaro, makasama natin ang amang Abraham, no? Makasama natin ang Panginoon sa kanyang kaharian. Hindi tayo mapunta doon sa impyerno. Sabi ng mayaman, no? Napakainit at grabe ang pagdurusa. Kaya everyday ay isang panawagan ng Diyos sa atin, magbalik loob tayo. No? Gamitin natin yung mga sandatang ibinigay sa atin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Anong mga sandata iyon? No? Pagdarasal, pag-aayuno, at pagbibigay ng limos. No? Bakit kailangan nating magdasal? No? Kasi sa sarili nating lakas, wala tayong magagawa. We can easily be discouraged, we can easily be lose hope, and we can easily squander everything. No? Kaya kailangan nating magdasal para magamot yung ating kayabangan. Ang taong mayabang ay hindi nagdadasal sapagkat nagtitiwala lang siya sa sarili niya, no? At lahat ay para sa sarili niya, no? Pangalawa, pag-aayuno. Bakit kailangan nating mag-fasting, no? Bakit kailangan nating mag-abstain, no? Kasi kalimitan ang binibigyan natin ng panahon at tugon ang ating katawan. Ah, kahit hindi mo na kailangan, lalo na pag tawag nito, mayroong sale sa Shopee at Lazada. Kailangan ko to. Ah, ayan. Pindot ka agad. Ah, kahit hindi naman kailangan, ay, kailangan ko ito. Ah, kahit mga wants na lang, nagiging need. No? Paminsan kahit na meron ng sakit, no? O meron ng diabetes, mataas na ang cholesterol. Kain pa rin ng crispy papa. Gutom ako. Ha? Kahit mataas na ang sugar, no? Ay, masarap pa rin. Ha? Ganyan. Kailangan nating, no? Pigilan ng ating sarili, no? Ang ating katawan, no? Bakit kailangan nating magbigay ng limos? Ha? Para tulungan tayo na magkaroon ng kababaan ng loob. Kaya mong magbigay pag meron kang mababang kalooban. Pag mayabang ka ni piso, hindi ka talaga magbibigay, no? Para sa iyo sayang ang piso. Kaya mga kapatid, sana, no? Kung binigyan man tayo ng biyaya ng Diyos, ng pera, ng lakas, ng kayamanan, ng talino, gamitin natin ito para itulong sa iba, hindi lang para sa sarili natin. Ha? Kaya sabi ng Salmo, no? Kung ngayon napakinggan mo ang tinig ng Panginoon, huwag mong patigasin ang puso mo. Pag merong nangangailangan, no? Kahit yan na lang ang pera mo, ibigay mo, no?
Kaya sinabi nga, blessed are the tawag nito, cheerful giver. Mapalad ang mga masayang nagbibigay. No, pwede ka namang magbigay. Si Father kasi sinabing magbigay eh. No? Galit na galit yung mukha, yung puso ayaw talagang magbigay. No? Mas mapalad yung nagbibigay na merong masayang puso. Ha? Alam niyo po, meron po akong kwento sa inyo ng katapatan ng Diyos. Alam niyo, ayaw ko talagang magpare, sa totoo lang. No? I never imagine and I never dream to become a priest. No? Alam niyo, nung ako'y nasa college, no, sabi ko sa Panginoon, kasi umabot po ako ng 7 taon sa college, imagine. 4 years lang po yung aking course. Pero umabot po ako na... Hello Mike, ayan. Ayaw na didemonyo magsalita ako. Ha? Oh. Sabi ko sa Panginoon, sige, kung gusto mo talaga akong tawagin sa pagpapari, tulungan mo ako na makatapos kasi last year ko na, no, kumbaga, extend na ako na extend kasi gumagawa na ako ng thesis, no. At alam nyo yung aking mga tiyahin, no, dahil wala akong tatay, no, sabi nila, ay salamat, gagraduate na talaga, no, makakatulong na siya, no. Sa loob-loob ko, habang nag-aaral ako, paiiyakin nyo pa ako bago nyo ko tulungan, no, kailangan ko pang lumuhan ng dugo para mabigyan nyo na ako pang bayad man lang ng tuition. Kung hindi ako magsisikap, hindi ako magsa-summer job, hindi ako makapag-enroll. No? Ngayon, nag-graduate na ako, para bagang nagbibilang na sila ng sisiw sa itlog na hindi pa napisa. No? Kaya dahil doon, no? Ah, ganyan palang plano nyo ha. Extend ako ng extend hanggang umabot ako ng 7 years sa college. No? Nag-i-enjoy naman ako. No? Hanggat sinabi po ng dean ng college, no, kailangan mo ng graduate kasi kung hindi ibabalik ka namin sa first year at wala na yung mga natapos mong mga subject, no. Kaya sabi ko, nakipag-away ako, hindi ako pwedeng masama diyan sa memorandum na yan, huli na yan pag ginawa ninyo, nandito na ako, no. Pero sabi nung dean, hindi dahil sa pinaparusahan ka namin, gusto namin na magkaroon ng tawag nito, saysay yung buhay mo, meron ka lang naabot, hindi ka manatili dito sa college, no? Sabi ko doon sa dean, bakit nagsawa na kayo sa mukha ko, ma'am? Ha? Hangga't hindi pa tumatakbo ang eskwelahan, pwede pa ako dito. No, sabi ng dean, gusto lang namin na meron namang nangyayari sa buhay mo, no? Kaya nung gumawa na ako ng thesis, sabi ko, sige Lord, pag tinawag mo ko sa pagpapari, you will provide everything that I'm going to ask from you, no? Sabi, kailangan ko ng 10,000 kasi gagawa na ako ng libro. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng 10,000, no? Tumawag yung pinsan ko from abroad, sabi niya, pumunta ka sa taong ito, ang taga-utang to sa akin. Meron siyang ibibigay na sobre sa iyo, bayad niya sa utang sa akin. Pumunta ko doon, kinuha ko yung sobre, hindi ko binilang, no? Nung nalayo na ako doon sa bahay ng taong iyon, tiningnan ko, eksakto 10,000 ang laman ng sobre. Sinara ko yung sobre, tumingin, Lord, seryoso talaga kayo? Tinawag niyo ko sa pagpapari, no? At hindi lang yan, no? Everything pinubayad ng Diyos. Ha? Before ako naordinahan, nung nandoon ako sa Israel, no? Ganoon din, meron akong hiniling sa Panginoon, no? Sabi ko, no? Kung talagang tinawag mo ako sa pagpapari, matutupad ang mga hinihiling ko sa iyo, no? Sa 5 hiniling ko, sinukso ko doon sa wailing wall, no? Ang mga Pinoy lang talaga nagsusuksok doon, wala nang iba, ha? No, nagsusulat at nagsusuksok ng papel, no? Sa 5 hinilig ko sa Diyos, 3 na po ang kanyang tinugon. Meron pa kong inaantay na 2. Medyo mahihirap yung 2, pero I'm sure hindi ako bibiguin ng Diyos, no? Kung ang Diyos ay tapat sa atin, no? At hindi tayo tapat, mananatili pa rin siya maging tapat sa atin. Kasi hindi niya pwedeng i-deny ang kanyang sarili, no? Kaya mga kapatid, sana, no? Huwag tayong magduda sa pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan lang natin, magkaroon ng paniniwala at pananalig sa ating mga puso na ang Diyos si Kristo ay tunay na ating tagapagligtas at hindi niya tayo pababayaan kahit sa harapan ng kamatayan at paghihirap. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutoksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Sa kaunting katahimikan, mga kapatid, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipon lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang pagain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
sa pagbabakasakali mong kami bubuti. Isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ng lahat. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patawad ko din, pagsanggalang tayo sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ito kang gumagabay sa akin, pag-ibig mo wagas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay.
Panginoon. Dakila kang tunay sa kabila ng lahat. Yayakapin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Aakayin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat. Pinatawad mo ako sa kabila ng lahat. Yayakapin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Aakayin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat. Pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat ang manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan na lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dabana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalaginawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sila'y bininyagan, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eukaristiya, umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.